solid sa kilig. Noon may ganang umibig, ngayon hindi ka na sa akin nakatingin. Yes, Jennifer. And action! Parang kayo, pero hindi, ay kwento ng dalawang tao na nagmamahal, nasasaktan. One is hurting and one is tired of loving. These two people meet, two strangers meet one day, and they both decide na to be in a convenient relationship. Collection of essays about modern relationships na iba't ibang klase, na yung magtropa kayo pero nga niya yung isa't isa, or mag-ex kayo pero nag-delete pa rin kayo, or meron kang the one that got away na hanggang ngayon iniisip. Yung ganun lang, papakita natin na yun, yung mga modern romance na bakit nauuso, yung mga kulang na lang yung label pero parang sila na, kasi they do things that lovers do. And then we have in love sa best friend, platonic lang yung tingin sa kanya. Meron naman na hindi makamove on sa ex. Meron naman na forbidden love. Meron naman na pareho na silang committed pero mahal pa nila isa't isa, pero they chose na huwag nang i-pursue kasi may mga masasaktan. Merong unrequited love. Yung ganun, iba't ibang klase na kala mo you found your match kasi yun pala, hindi pa rin pala. Meron mo, I love you na. Kasi hindi ka bolera. Si Joaquin kasi parang hindi pa niya alam saan pupuwersa sa buhay. He's at that point in life where he doesn't know where to go. And especially sa decision making, sa pag-ibig. Lalo na yung pamilya niya. Pamilya knows about how he is. And they worry for him. Kasi bakit? Bakit wala ka na ipapakilala sa amin? Si Daphne is in a 3-year long-term relationship. Pero nararamdaman niya at alam niya naman na hindi na pareho yung pagmamahal na binibigay ng boyfriend niya. So, may papasok sa buhay niya si Joaquin na mag-iba ulit yung perspective niya sa pagmamahal. Kakalimutan ba niya yung matagal niyang pagmamahal, or he wants to take a chance sa bago? Yung character ko, si Robbie, mapagmahal naman siyang boyfriend. Pero sobrang pressured siya dahil wala siyang trabaho, wala siyang source of income. Masyado siyang focused sa paghahanap ng trabaho na hindi niya napapansin na nagsasacrifice na yung relationship nilang dalawa. I play the role of Emily in love kay Joaquin. Kaso hindi siya officially ina-acknowledge. So parang kami pero hindi. Ako dito si Aurora, ang mommy ni Joaquin. Happy family kami. Nag-iisa po siyang anak na lalaki. So we're very close to his family. And syempre, dahil very loving kami sa isa't isa, lagi kong gusto yung magkaroon siya ng stable relationship, stable love life, ganyan. Pero nagkakataon na parang hindi nangyayari yun. I play the role of Hannah. Ako po yung ex ni Joaquin. Ako po yung childhood sweetheart ni Joaquin na nag-decide pumunta sa ibang bansa. Si Bree, siya po yung pamangkin ni Joaquin dito sa series, and sobrang close nila, as in they share everything with each other. They're so comfy with each other. They share the same hobbies, ganun silang ka-close. Tapos may sinishare din siya about her love life sa kanyang tito. Tapos si tito din yan nag-share din sa kanya ng love life niya. I'm playing Anzie. This is Kylie's best friend. So Anzie works for an ad agency for marketing. Brad kasi, he is the best friend of Joaquin, who's played by Cian Lim, right? And he is a businessman. Negosyante din siya. He's very laid back. He's very brash. Successful siya kasi magaling siya na negosyante. Pero he is also carefree. Very serious yung role ko dito. I play a guy named Anthony. Met a girl. Yun yung parang first love niya ever sa buhay niya in his whole life. You know the term, the one that got away, siya yun. Lumiko siya ulit, and lahat ng mga feelings ko from before bumalik. Karen is a go-getter. Karen loves to work. Karen loves to aspire for so many things. But meron siyang past love na never niyang na-achieve. Like, wala siyang guts na sabihin sa isang tao na
gusto niya isang tao. I played the role of Alvin. Si Alvin is best friend niya si Bree. Tapos, nililigawan niya si Caitlin. Ang akala ni Caitlin is may gusto si Bree sa akin. I'm playing the role of Caitlin. Siya yung kaibigan ni Bree na pamangkin ni Joaquin, who's just returned to Bolinao from Manila. They're best friends, but it seems as though she's got perhaps ulterior motives for hanging out with Bree in order to spend time with her crush, Alvin. Hindi ba natin i-define kung ano yung meron tayo? Two friends hanging out and having fun? Iniimbitahan ko kayong lahat to watch our series. Starring, of course, ako, Miss Kylie Versosa, Marco Gumabao, directed by R.C. De Los Reyes. Hey guys, please catch Parang Kayo Pero Hindi. Lahat sila may pinanggalingan, lahat din sila may pupuntahan. Yung iba naman, papadaan lang. Am I your stopover? Or am I your destination? Ngiti na lang. Parang Kayo Pero Hindi. Lahat ng sakit ay may dahilan. Download na ng TrueID app sa Google Play.